maituturing na isang masayang pamilya ang pamilya ni Pidyo, Teresa at Aladdin. Malayo man sa kabihasnan ang kanilang bahay, payak naman at masaya ang pamumuhay. Wala silang pagpipilian kung hindi manirahan sa ibaba ng bundok, kung saan meron silang palayan na pinagkukuhanan ng pagkain. Hirap man sa pagpunta sa eskwelahan ng batang si Aladdin, pero ayos lang sa kanya dahil sa mga lumilipas na panahon ay nakasanayan na ng bata ang paglalakad papunta sa eskwelahan at pauwi. Sa totoo lang, halos hindi na rin mabilang kung ilang beses na ba nakainkwentro ang bata ng kakaibang tao, katulad na lamang ng aswang. Isang umaga, nagpaalam na ang batang si Aladdin sa kanyang mga magulang upang pumasok sa eskwelahan. Hindi pa man noon pumuputok ang liwanag, kailangan ng maglakad ng bata. Ang batang si Aladdin ay palaging pinaaalalahanan ni Pidyo at Teresa, at nang sa ganon, makapag-ingat ito sa daanan at lagi nilang pinababaunan ng amulet pangontra sa mga kalaban sa dilim. Aalis na po ako, itay. Nay? Ah, sige anak. Mag-iingat ka. Uuwi ka sa tamang oras. Hindi pwedeng aabutin ka ng dilim. Alam naman yan ng teacher mo. Opo, itay. Habang tinatahak ng bata ang napakakitid na daan, hindi niya maiwasan na madinig yung mahinang bulong sa kanyang tenga. Aladdin! Aladdin! Sino po kayo? Nasaan po kayo? Hindi po ako natatakot sa inyo. Meron akong baon na anting-anting. Ibinigay sa akin to ng nanay at tatay ko. Pang-proteksyon. Huwag mo kong takutin kung sino ka man po. Aladdin, halika. Ihahatid kita sa eskwelahan. Dahil ang dadaanan mo ay hinaharangan ng mga aswang. Kahit na, hindi ako natatakot sa kanila. Aladdin, heto ako sa likod mo. Ay, Lolo, bakit po nandito kayo? Hindi pa po pumuputok ang araw. Buti po kaya nyo pa maglakad. Halika po, aalalayan na kita. Huwag, kayang-kaya ko pa. Ang totoo niyan, kaya ako maagang pumanaog upang gabayan ka. Ako nga pala si Adaba, isang ermitanyo. Aladdin, magmula nang ikaw ay nasa sinapupunan pa lang ng iyong ina, minamarkahan ka na ng mga tauhan ni Datu Dakitam. Sino po yun? Mahirap ipaliwanag sa ngayon. Halika Aladdin, hawakan mo ang aking mga kamay at nang hindi ka makita ng mga tao ni Datu Dakitam. Nagtiwala ang batang si Aladdin kay Adaba. Tinahak muli nila ang napakakitid na daan. Maya-maya pa, nakita na ng bata yung sinasabing mga tauhan ni Datu Dakitam na matagal nang naglalaway sa bata. Ayun na po sila, ang dami. Baka po makita nila tayo. Aladdin, hindi nila tayo makikita. Basta humawak ka lang sa akin. Ah! Anong oras kaya dadaan ang batang yon? Ah!
Matagal na akong nangangasim sa kanya. Sa pagkakataon na ito, iuuwi kita sa aming pinagtataguan. Uwi ka ni Kalawit dahil ito yung klase ng aswang na palaging may dalang kalawit. Siya kasi yung tinatawag na tagapagpaslang ni Datu Dakitam. Dinaanan lang nila ang mga tauhan ni Datu Dakitam na mga aswang, pero hindi sila nakita. Paglabas ng kapunuan, nagulat na lamang ang batang si Aladdin dahil ang nakahawak sa kanya na matandang ermitanyo ay biglang nawala. Adaba? Nasaan ka na? Ay, hindi siguro totoo yun. Tinahak ng bata yung kabahayan kung saan medyo may kalayuan pa ang eskwelahan. Teacher, magandang umaga po. Magandang umaga naman sa iyo, Aladdin. Ang aga mo ah. Ang layo ng bahay mo pero ikaw pa ang pinakamalapit. Baka po pinakamaaga, teacher. Oo nga. Pasensya ka na. Hindi pa kasi ako nakakatulog eh. Oy, bakit naman po, teacher? Ewan ko ba. Buntis kasi yung asawa ko. Tapos kagabi, magdamag na merong nag-iikot doon sa bahay. Lahat na ginawa ko, sinabuyang ko ng asin. Kaya lang wala pa rin. Kaya ang tanging magagawa ko lang para protektahan ng mag-ina ko, kumuha ko ng itak. Tapos binantayan ko sila magdamag. Hindi baling ako na lang ang kunin ng mga yun. Wag lang ang mag-ina ko. Wow! Napakabait niyo naman po, teacher. Hayaan mo, Aladdin. Pag nagkaroon ka ng asawa at anak, maintindihan mo rin ako. Katulad mo, pinoprotektahan ka ng nanay at tatay mo, di ba? Ganon din ang ginagawa ko sa mag-ina ko. Opo, teacher. Ano ba yung suit mo? Ah, ito po. Agimat po ito na nakuha po ng tatay sa mga kagubatan. Ang tawag po nito sa Ingles, amulet. Ah, maganda. Nabibili ba ito? Ay, hindi po, teacher. Hindi po yan pinagbibili. Ayon po sa aking mga magulang, ito raw po ay para sa akin lang. Ganun ba? Napakatalinong bata. Aasahan ko na magiging honor student kita. Ay, sana nga po, teacher. Para po matuwa naman po sa akin ang nanay at tatay. Alam nyo po, teacher, pangarap ko po maging pulis. Pulis? Oh, maganda yung pangarap mo na yun, Aladdin. Opo, teacher, kasi gusto ko rin pong makaahon sa buhay. Tamang masaya naman po kami sa paanan ng bundok. Kaya lang po ang iniisip ko, teacher, ganito na lang ba kami habang buhay? Yung lugar namin na tinitirhan malayo sa kabahayan, kailangan pa naming maglakad para makabili ng makakain. Ayos yung pangarap mo na yan. Meron kang mararating, matalino ka. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, nagpaalam na ang bata dahil gagabihin na siya. Alam kasi ng mga teacher na malayo pa ang bahay ng bata at nag-iisa lang ito sa paglalakad. Bago pumasok ng kagubatan ng bata, hinawakan niya ang kanyang agimat. Ingatan mo ko ah. Baka nariyan na naman yung mga lalaking may itim. Uwi ka ng bata at nagpatuloy na ito sa paglalakad. Pagdating niya sa bandang kurbada ay nasalubong niya ang ermitanyong si Adaba. Adaba? Ikaw na naman? Ako nga. Halika na at ihahatid na kita sa inyo. Sige po. Nang medyo
Malapit na sila sa bahay. Dito ay nadinig ng bata na yung kanyang ama na si Pidyo ay para bang merong kaaway. Dahilan kung bakit nagtatakbo ang bata papalapit. Tay? Sino pong kaaway mo? Anak, pasok sa loob. Ay, itay si Adaba. Biglang nawala si Adaba. Ni hindi niya man lang naituro kay Pidyo kung nasaan na ba ang matandang gumagabay sa kanya. Pagsilip ng bata sa bintana, nakita niya yung apat na lalaking may itim. Dinuduro yon ng itak ng kanyang ama at itinataboy. Umalis na kayo! Wala kayong pakikinabangan dito sa amin. Namumuhay kami ng maayos. Huwag nyo kaming guluhin. Wika ni Pidyo sa kanila. Ang gusto lang naman namin, Pidyo, ay kuhanin ang masarap na karne ng anak mo. Hindi mo ba alam? Nasa sinapupunan pa lang yan. Minarkahan na namin. Pasalamat ka, Pidyo. Dahil kami ang nakapagmarka. Pero kung iba-iba pa lang, natitiyak ko sayong hindi mo na makikita pa ang anak mo na isisilang. Lumayas na kayo. Pakiusap. Sige, pero babalik kami. Babalik kami. Pag-alis nila Kalawit at ng kanyang mga kasamahan, maya-maya lang ay nakarinig na sila ng sigawan na animoy may tumutugis sa apat na lalaking maiitim. Mabuti naman at nagsigsialisan na ang mga yon. Anak, ayos ka lang ba? Wala bang umano sa'yo sa daan? Tay, kanina pong maga nung pagpasok ko, merong matandang biglang sumulpot sa likod ko. Ang sabi niya, isa raw po siyang ermitanyo at siya raw po si Adaba. Itay, baka po hindi kayo maniwala sa sasabihin ko. Hinawakan niya po yung mga kamay ko tapos yung mga lalaking maitim. Dinaanan lang po namin. Ni hindi nila kami nakita. Tapos ngayong pauwi ako, nasa lubong ko na naman siya, itay. Hinatid niya ako rito. Tapos napansin ko, itay, parang ang bilis-bilis po ng lakad namin pero hindi po ako napapagod. At sino naman kaya yung Adaba na yon? Mama, hindi ko siya kilala, Pidyo. Pero kung sino man siya, maraming maraming salamat sa kanya dahil ginagabayan niya ang anak natin. Sana'y dumating din ang araw na makilala ko kung sino man ang ermitanyong si Adaba. Ay sana nga. Sana'y lagi niya tayong babantayan. Alam mo, Pidyo, sa tagal-tagal na nating nakatira dito, ngayon ko palang nakita yung mga lalaking may itim na yun. Sige na, Teresa. Aladdin, maghanda na ng makakain. Habang sila ay kumakain, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Palagay ko bukas, pwede na akong magbungkal. Itay, wala po akong pasok bukas, Sabado. Oo nga, baka meron kang mga assignment. Konti lang po, itay. Tutulungan ko na lang po kayo na magbungkal. Sige anak, ikaw ang bahala. Pagkatapos noon ay natulog na sila. Hindi naman makatulog noon si Pidyo dahil pakawarin niya. Nariyan pa rin sila Kalawit at nagpapaikot-ikot. Katunayan, naririnig din niya yung boses ng isang matanda pero sa mahinang tinig lang. Magsigsilayas na kayo. Ang batang nakatadhana ay hinding-hindi nyo kailanman mapapakinabangan.
Lumayas na kayo, kalawet. Gagawin ko ang lahat upang protektahan ang pamilyang nakatira dito. Ikaw talaga, Adaba. Masyado kang pakilamero. Pwede ba? Huwag ka nang magpaka-superhero. Matanda ka na, Adaba, para sa bagay na yan. Pabayaan mo na kami. Hindi, kalawet. Hindi. Tamang matanda na ako. Pero ito na lang ang pinakakahuli-hulihang kabutihan na ipamamalas ko sa mundo hanggang sa uli ng aking hininga. Sino kayo, mga Tauron? May matanda. Pero nariyan na naman yung lalaking maitim. Nagtataka noon si Pidyo kung sino ba talaga ang matandang gustong pumrotekta sa kanila. Maya-maya lang huminto na ang ulan, tapos nawala na rin ang mga salita. Hindi masyadong nakatulog noon si Pidyo dahil bago pa man pumutok ang araw ay lumusong na siya sa bukid. Tuwang-tuwa siya dahil yung bukid niya ay punong-puno ng tubig. Malambot na yon kung tutusin at pwede na rin siyang magbungkal. Siningkawan niya ang kalabaw, tapos ang araro. Maya-maya lang ang batang si Aladdin ay nariyan na. Itay! Nandito na po ako, tutulungan ko po kayo. Nakakatawa naman ang anak ko. Ah, sige anak, tulungan mo ako. Pigtasin mo yung mga pilapil, tapos damuhan mo. Opo, itay! Pagsapit ng hapon, nakapagluto na sa Teresa ng kanilang kakainin. Oh, halin na kayong magtatay. Baka nagugutom na kayo. Alisin mo na, anak, yung damit mo. Puro kapawis. Opo, inay! Habang sila ay kumakain, hindi maiwasan ni Teresa na banggitin ang mga salitang. Pidyo, alam mo kaninang tanghali, nang nasa bukid kayo ng anak mo, nandito na naman yung isang lalaking maitim. Ha? Anong ginawa mo? Bakit di mo kami tinawag ng anak mo? Tatawagin ko nga sana kayo eh. Pero alam mo ba, nang akmang papasok dito yung lalaking maitim, biglang may pumalo sa kanya na isang matandang may hawak ng tungkod. Ha? Talaga? Itay, baka po si Adaba yun. Yung ermitanyo. Adaba? O tapos, ano pang nangyari, mama? Nang paluin siya ng matanda, bigla na lang tong nawala. Ano? Anong nawala? Ang ibig kong sabihin, yung matanda ay biglang nawala. Tapos yung lalaking maitim na merong hawak na kalawit, biglang nagtatakbo. Tapos nakahawak siya sa parting tinamaan ng tungkod ng matanda. Sana isang araw, ako naman ang makatsamba kay Adaba. Gusto ko talaga siyang makilala. Sana nga, para makapagpasalamat na rin ako. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit yung ginagawa ng Adaba na yon. Pero malamang, meron itong isang napakalaking ibig sabihin. Lalong-lalo na sa ating anak. Kasi kagabi, nadinig ko na ang anak daw natin ay nakatadhana. Hindi ko naman maintindihan kung ano bang ibig sabihin ni Adaba. Basta ang alam ko lang, yung anak natin ay merong magandang pupuntahan. Ano kaya yun, Pidyo? Sana naman hindi ikapahamak ng anak natin. Hindi mangyayari yon. Pangako ko sa iyo yan, Teresa. Itay, kung ano man po ang mangyari sa akin paglaki ko, pangako po, hinding-hindi ko kayo kakalimutan at iaalis ko kayo rito sa lugar na ito. Hindi naman po sa ayoko sa lugar natin, pero naiisip ko rin po na sana balang araw
Yung bahay natin medyo malapit na sa mga kabahayan para hindi tayo nahihirapan na bumibili ng pagkain natin, di ba inay, tay? Oo naman anak, ang talino talaga ng anak ko. Dalawang araw ang lumipas. Habang nagduduyan ang batang si Aladdin sa ilalim ng malaking puno, patawa-tawa pa ang bata nang bigla siyang matahimik dahil yung tawa niya ay merong sumasabay. Sarap ng hangin! Wika pa nung bata at bigla siyang natigilan dahil sa tenga niya ay para bang merong nagsasalita na isang napakaliit na tinig. Pwede ba tayong maglaro? Wika nun. Nasaan ka? Sino ka? Anong klaseng nilang ka ng gubat na to? Nandito lang ako sa balikat mo. Paglingon ng bata sa kaliwang balikat niya ay dito niya nakita yung napakaliit na tao na kung tutuusin ay kasing taas lang ng tasa na pinagkakapihan natin. Hindi na nagulat ang bata sa kanyang nakita dahil nga sanay na siya sa mga naninirahan doon. Wow! Duwende! Halika, dito ka sa palad ko. Tumulay ka rito, dalian mo. Nang tumulay ang duwende, nagpakilala ito sa kanya bilang isang bagong kaibigan. Kabago-bago lang nilang magkakilala pero meron na itong ipinapaalala sa kanya. Kailangan mong mag-ingat, Aladdin, dahil ikaw ay pinag-iinitan. Ha? Pinag-iinitan nino? Pinag-iinitan ka ni Kalawit. Matagal ka nang namarkahan. Kung hindi mo lang naitatanong nang nasa sinapupunan ka pa ni Teresa, nakabantay na rin ako at si Adaba. Dahil ikaw, Aladdin, ay nakatakda bilang isang magaling na manggagamot. Manggagamot? Pero wala akong alam doon. Aladdin, yung suot mo, ang nagbigay niyan ang ermitanyong si Adaba. Sinadya niyang makita ng iyong ama ang agimat na yan upang ipasuot sa iyo. At darating ang araw, Aladdin, na makikilala mo ang iyong magiging maestro. Maestro? Parang teacher ganon? Oo. Gulat na gulat ang batang si Aladdin sa mga nadinig niya. Hindi siya halos makapaniwala na meron pala talagang mga ganon. Pagsapit ng gabi, halos hindi makatulog ang bata dahil naririnig niya yung boses ni Adaba at nung duwende. Adaba! Gisingin mo si Pedro! Sabihin mo, sasalakay sila Dato Dakitam ngayon din! Sige! Pedro! Gumising ka! Malapit na sila Dato Dakitam! Adaba? Ikaw ba yan? Ako nga ito, Aladdin. Buksan mo ang pinto. Pasok po kayo. Gisingin mo ang tatay mo. Umalis na kayo rito. Kami na ang bahala rito. Dalian mo! Bakit po? Basta, wala nang oras, Aladdin. Malapit na sila. Tay! Anak, bakit? Tay, gumising po kayo. May sasalaki raw po rito sa atin. Ha? Ano yun? Pedro, bitbitin mo na ang asawa mo kahit na natutulog. Lumayo na kayo sa lugar na ito, pakiusap. Nariyan na sila Dato Dakitam. Dato Dakitam? Sino naman yun? Wala ng oras, Pedro. Sige na, magpakalayo-layo kayo sa lugar na ito. Madali kayo. Nang sumunod noon si Pedro sa pinag-uutos ni Adaba, paglabas pa lamang nila ay nasalubong na niya si Kalawit
marami ang kanilang bilang at kapansin-pansin yung isang lalaking nakabukod sa kanila dahil ito ay nakasuot ng purong itim at halos hindi mo maaaninag ang mukha ng lalaking yon. Pansin na pansin din nilang lahat na habang nakatayo ang lalaking yon ay pinalilibutan ito ng kulay itim na usok. Lagot na! Lagot na, Adaba! Huli na tayo! Huwag kang mabahala, kaibigang Duwende. Gagawa tayo ng paraan. At anong paraan ang gagawin mo, Ermitaño? Huli na ang lahat para magtatakbo. Kalawit. Kalawitin mo yung ama. Opo, Dato. Opo! Halika rito. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na babalikan kita? Madaling dinakma ni Kalawit si Pidyo tapos yung nanay nung bata. Habang si Aladdin ay hawak-hawak ni Adaba. Tay! Nay! Bitawan niyo sila! Mapalad ka, bata. Dahil hindi ka muna namin kukunin. At ikaw, Adaba, huwag mong isipin na maitatakas mo rito ang bata. Anong gagawin niyo sa nanay at tatay ko? Eh di ano pa, bata? Pagpepiestahan namin sa aming baryo. Wala silang nagawa sa pagkakataon na yon. Pero kung wala roon si Dato Dakitam, tiyak na kayang-kaya sila ng ermitanyong si Adaba at ng duwendeng gumagabay kay Aladdin. Nang bitbitin ng mga ito ang pamilya ni Aladdin, nawalan sila ng malay. Umiiyak na lang noon ang bata dahil maging siya ay walang nagawa. Adaba, bakit nawalan po ng malay tatay at nanay ko? Tulungan po natin sila. Wala tayong magagawa ron, Aladdin. Kaya sila nawalan ng malay nang dahil sa pinakawalang tigal po ni Dato Dakitam. Patawarin mo ako, Aladdin. Ano na pong gagawin natin ngayon? Mababawi po ba natin ang nanay at tatay? Aladdin, masakit man ang sasabihin ko pero hindi. Ikaw ang importante. Kailangan mong makaalis sa lugar na ito. Pero nagbanta po yung lalaking nakasuot ng itim. Hindi raw po ako makakaalis dito. Huwag kang mag-alala. Dahil ako ang gabay mo at ang duwende, gagawin namin ang lahat upang makaalis ka sa lugar na ito. Kunin mo ang mga damit mo, Aladdin. Pero paano po yung nanay at tatay ko? Sige na. Isalba mo ang sarili mo at gagawin din namin ang lahat upang sa ganon, makuha namin ang nanay at tatay mo. Huwag kang mag-alala kung saan ka man dadalhin ng mga paa mo. Iparirinig ko sa iyo ang mga salita ko kung nabawi namin ang nanay at tatay mo. Sige po, umaasa po ako na mababawi niyo po ang nanay at tatay ko. Hinding oras na yon ang bata ay nag-alsabalutan. Tapos ginagabayan siya ng duwende at ni Adaba. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Kung sino man ang kakilala mo sa baryo, tunguhin mo muna, Aladdin. Opo, kayo na pong bahala sa nanay at tatay ko. Ah, sige, mag-iingat ka. Naisip ng batang si Aladdin na magpunta sa bahay ng kanyang teacher. Kahit na gabing-gabi na yon, kumakatok ang bata sa pintuan. Teacher? Ako po ito, si Aladdin. Teacher! Oh, Aladdin, anong oras na? Bakit? Bakit may dala kang baga?
Saan ka pupunta? Teacher, dito po muna ako. Ha? Huh? Bakit nga? Ano bang nangyari sa'yo? Halika, pumasok ka rito. Pagpasok ng bata ay dito niya isinalaysay ang mga nangyari. Hindi naman pala lingid sa kaalaman ng teacher na merong isang nakakatakot na datudakitam ang naninirahan naman sa likod ng kabundukan. Kung ganun, kayo pala ang isang pinuntirya ng dato na yun. Magpakalayo-layo ka na. Bibigyan kita ng sapat na pera. Sumakay ka ng barko. Tumawid ka ng dagat para hindi ka nila masundan. Teacher, hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Aladdin, para na rin ito sa kaligtasan mo. Ayon sa kwento mo, merong matanda na magliligtas sa iyong mga magulang. Pero habang ginagawa niya yun, samantalahin mo ang pagkakataon upang makalayo ka. Dahil naniniwala ako, Aladdin, na yung mga tauhan ng dato na yun ay nagkalat para hanapin ka. Hindi ka rin maaaring magtagal dito, pero patutulugin kita ngayong gabi dahil gabi na delikado ang buhay mo. At aasahan ko na rin, sa gabing to ay maraming dadalaw dito sa akin. Pero huwag kang mag-alala, Aladdin, ipagtatanggol kita, kayo, ng aking mag-ina. Salamat po, teacher. Salamat po talaga. Halos buong magdamag ay hindi nakatulog ang teacher dahil maya't maya merong tik-tik at merong nagpaparinig sa likod sa harap sa magkabilang tagiliran at sa bubong. Lumayas kayo rito! Walang sino mang pwedeng gumalaw sa pamilya ko! Sigaw nung teacher habang hawak-hawak nito yung kanyang itak na bagong hasa. Hanggang sa pagsapit ng pagsikat ng araw, dito ay bumangon na yung bata at binigyan siya ng sapat na pera ng teacher. Makakaalis ka na, Aladdin. Wala rin akong pwedeng ituro sa iyo kung saan ka pupunta. Basta hanapin mo ang tadhana mo. Aladdin, naniniwala akong matalino kang bata. At balang araw, mapagtatagumpayan mo ang mga pangarap mo sa buhay. Masakit man sa loob ko na palisin ka rito pero kailangan. Aladdin, sige na. Mahaba pa ang oras mo para makalayo. Nuulit ko, tumawid ka ng dagat. Sumakay ka ng barko. Gamitin mo itong perang ibibigay ko sa iyo. Opo, teacher. Opo. Sumakay ang bata sa barko. Dahil sobra-sobra ang kanyang pera, nang tinatanong siya kung saan ba siya pupunta, wala siyang naisagot. Basta bumili siya ng tiket at sumakay ng barko. Hindi na malaya ng bata na siya pala ay mapapadpad sa kabilang pulo. Anong lugar ba ito? Napaiyak na lamang ang bata, lalo na nang umulan ng napakalakas at may kasama pa yon ng pagkulog at pagkidlat. Nandun ang bata sa gilid ng daan. Napaupo na lang siya kahit napapadilim na. Maya-maya pa, merong dalawang lalaking lasing na pasuray-suray. Pare, ano? Ayos ba yung kanta ko kanina? Kung ikaw baliling di na makita. Ano ka ba naman, pare? Hindi naman yata yun yung kinanta mo kanina. Hindi! Yun pare. Yun. Ay, pare, may bata. May bata. Ay, bata. Bakit diyan ka nakaupo? Himulan. Sino bang nanay at tatay mo? Wala na po akong nanay at tatay. Umalis po ako sa bahay. Eh, pare, di ba nangungulila ka sa anak mong namayapa?
Hamponin mo na kaya ang batang to. Eh, bata! Tayo dyan! Halika! Sumama ka sa bahay ko! Salamat po! Pagsama ng batang si Aladdin sa bahay ng lalaking nagpakilala bilang Hector, ay natuwa ang asawa noon. Inakap-akap ang batang si Aladdin dahil na-miss noon yung anak nilang na mayapa na halos kasing laki lang ni Aladdin. Anak, sabi ko na nga ba babalik ka? Sabi ko na nga ba hindi ka papatay? Hindi niyo po ako anak, ako po si Aladdin. Asawa ko, marahil namimiss mo lang ang anak natin. Pero ituring na rin natin na parang tunay na anak si Aladdin. Napakababait ng pamilyang kumupkop sa kanya. Sa loob ng isang linggo ay nabawi na ng bata yung pangangatawan niya. Magmula kasi nang umalis siya sa bahay ng teacher ay halos hindi na siya nakatikim ng kanin. Purong tubig lang at konting-konti lang. Wala siyang kagana-gana sa pagkain nung mga panahon na yon. Manghang-mangha at natatakot ang mag-asawang Hector sa mga kwento ng bata. Minsan nga ay halos hindi na nila ito mapaniwalaan. Pero kapag nakikita nila yung bata na nakatulala at umiiyak, dito pumapasok sa kanilang isipan na mukhang merong katotohanan yung kwento ng batang si Aladdin. At ang napansin din ni Hector, iba ang talino ng batang yon. Tapos iba ang lakas ng bata. Sa totoo lang, hindi na nag-iigib ng tubig sa balon si Hector at hindi na rin siya nagsisibak ng kahoy dahil ang batang si Aladdin na ang gumagawa nun araw-araw. Kaya lang ang problema, hindi siya pwedeng magpatuloy doon ng pag-aaral dahil wala naman siyang nakuhang transfer at nakalimutan yon ng kanyang teacher dahil na rin sa pagmamadali na makaalis siya sa lugar. Aladdin, anak, ayos lang ba na hindi ka muna mag-aaral? Ayaw mo namang ituro sa amin kung saan ba yung baryong pinanggalingan mo, pero kung sasabihin mo, pupuntahan naman namin. Wag na po, Tatay Hector. Baka po, mapano po kayo? Maraming maraming salamat po pala sa inyo ni Inay sa pagtanggap niyo po sa akin. Yan ka na naman. Huwag kang iiyak, ano ka ba? Namalagi ang bata doon sa loob ng 3 buwan. Niminsan, hindi siya napagbuhatan ng kamay ni Hector, maging ang kanyang asawa. Pero minsan, nasisigawan siya ng asawa, lalo na kung meron itong hindi nagugustuhan sa batang si Aladdin. Minsan kasi ay kinakausap ni Aladdin si Adaba. Tignan mo yung batang yun. Napakahiwaga talaga ng buhay niya, Hector. Oo nga . May kinakausap na naman. Hindi natin mawari. Ay nako. Aladdin, halika nga rito. Nay, bakit po? Halika nga rito. Sino na naman bang kinakausap mo ha? Gabing-gabi na. Halika rito. Nariyan na po. Yun lang naman ang kinagagalit ng asawa ni Hector kay Aladdin. Takot kasi sila sa mga ganon. Makaro kasi isang nilalang na hindi nakikita yung mga kinakausap ng bata. Pero sa totoo lang, sa tuwing nakakausap ni Aladdin ang boses ni Adaba, nakakaramdam na siya ng lungkot dahil magpahanggang sa ngayon ay wala pa ring balita kung kamusta na ba ang tunay na pamilya ng batang si Aladdin. Anak, malungkot ka na naman. Anong problema? Tatay Hector, kausap ko po si Adabe. Hindi pa raw po nila nakukuha yung nanay at tatay ko. Ay nako,
Huwag kang malungkot. Kami na ang bago mong pamilya. Hindi ka man namin tunay na anak. Pero nakita mo naman kung paano ka namin intindihin at alagaan. Alam mo, Aladdin, medyo nahihiya nga ako sa iyo eh. Dahil yung mga trabaho ko, ikaw na ang gumagawa, anak. Tay, maraming maraming salamat po talaga. Kahit po hindi niyo ako tunay na anak, tinanggap niyo po ako. Huwag po kayong maglala. Kung ano po ang kaya kong gawin, gagawin ko po para hindi niyo ako palayasin. Hindi. Ikaw talaga, anak ko. Huwag mong iniisip yung mga bagay na yun. Nakikita ng asawa ni Hector ang paglalambingan nila nung bata. Nang dahil doon ay labis niya itong ikinatuwa. Isang linggo ang lumipas, bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi noon mapalagay ang asawa ni Hector dahil nakakaramdam siya ng kung ano sa katawan. Ah, asawa ko, anong nangyari sa'yo? Parang may tumutusok sa akin. Ha? Anong gagawin natin? Sinabi ng asawa ni Hector na dalhin siya sa pinakamalapit na albularyo. Pero yung sinasabing malapit ay mahigit 30 kilometro ang layo sa kanilang bahay. Ano pong nangyayari kay nanay? Anak, parang may tumutusok daw sa katawan niya. Sandali lang po. Bakit? Hinawakan ni Aladdin ang katawan ng kanyang ina-inahan. Maniwala kayo o hindi, meron siyang nakita na isang matandang tumatawa sa kalagitnaan ng kagubatan habang bumubuhos ang napakalakas na ulan. Itay, may kumukulam po kay inay? Ha? Kulam? Aladdin, hindi totoo ang mga ganon. Hindi po. Nakita ko po. Ang init po ng suot kong agimat. Ang ginawa ng bata ay kumuha ng maligamgam na tubig. Nilagyan niya ito ng pinitpit na bawang. Tapos, yung kanyang agimat na medyo madumi ay sinawsaw niya. Ipinainom niya yon sa nanay-nanayan niya. Maniwala kayo o hindi, biglang umayos ang pakiramdam ng kanyang ina-inahan. Dito nadiskubre ni Hector na ang batang si Aladdin ay merong alam pagdating sa panggagamot. Hindi lubos maisip ng mag-asawang Hector kung sino ba ang kukulam sa kanila. Hanggang sa naalala ng asawa ni Hector, nang ito ay namimili sa bayan ay meron siyang nabangga na isang matandang may dala ng bayong. Eh, sino naman kaya yung matandang yon, asawa ko? Hindi ko kilala. Basta sinabunutan niya ako tapos tinulak ko siya. Eh baka nga yun na yun. Aladdin, anak, ano bang itsura ng matandang nakita mo sa isip mo? Maliit na matanda po. Meron siyang hawak na bayong na mukhang hindi nilalabhan. Tapos meron siyang nakalagay sa ulo. Tapos yung buo niyang katawan, hindi mo makikita kasi balot na balot po yun hanggang paa. Tapos yung isang mata niya maputi na. Tapos yung isa po ay nakaikom na. Tapos kulubot po. Ganun ba, mama, yung nakita mo? Oo. Ganun na ganun nga. Nang dahil doon, dito ay nagsimula ang hirap ng buhay ni Aladdin. Isang gabi, habang si Hector ay naninigarilyo at nagkakape sa harap ng kanilang bahay, napansin niyang parang may taong pumapasok sa loob ng kanilang bakuran. Nang dahil sa madilim yun, hindi niya masyadong maaninag pero nadidinig niya yung mga salita. Nandito ba ang bata? Wika ng tinig sa dilim. Ha? Sino ho kayo? Sagutin mo ang tanong ko. Nandito ba ang bata? Sinong bata? Yung batang nanggagamot. Ha? Walang manggagamot dito.
Sinabi sa akin ng lola na dito daw nakatira ang batang yon. Teka nga, ano bang problema? Ha? Tsaka sino ka ba? Bakit ba nagtatago ka sa dilim? Natatakot ka ba na makilala ko? Hindi naman. Ito ang sasabihin ko sa iyo kung sino ka man. Iparating mo sa batang yon na umalis na siya rito dahil mamamatay siya. Mamamatay. Grabe ka naman magsalita, pare. Pati ba naman yung batang walang kinalaman sa mundo, eh binabantaan mo? Yun ang akala mo dahil ampun mo lang siya. Paglabas ng bata ay biglang nawala yung kausap ni Hector na animo'y nakaramdam ito ng takot sa katawan. Sinong kausap mo, itay? Hindi ko nga mawari, anak. Eh merong nagbabanta. Anak? Po? Alam mo'y blessing ka sa amin ng nanay mo. Pero pakawari ko, magiging delikado rin ang buhay namin. Bakit naman po? Kasi anak, sa pakawari ko yung pumunta rito eh hindi basta tao. Ngayon, apo daw siya ng matandang mangkukulam na nakita mo. Ano pong problema dun, itay? Ang problema nga, anak, dahil sa ikaw ay nakakagamot, galit sila sa mga katulad mo. Aladdin, hindi naman sa pinagtatabuyan kita, pero kailangan mo ng... Opo. Opo, itay. Naiintindihan naman ng batang si Aladdin ang ibig sabihin ni Hector. Kaya't nung oras din na yon, pumunta si Hector sa kanilang kwarto at sinira yung baul kung nasaan nakatago yung ipon nilang pera. Anak, para sa'yo, mabait kang bata. Magaling kang makisama. Kaya alam kong hindi ka pababayaan ng Panginoon. Maniwala ka sa amin, Aladdin. Anak, hindi ka namin pinagtatabuyan, ha? Pero magiging delikado rin ang buhay natin pare-parehas. Dahil sa kakayanan mo. Anak, hanapin mo yung taong pwede kang makasama ng matagal. Yung taong may kaalaman din, yung makakaintindi sa'yo at yung kayang ipagtanggol ang buhay nyo. Opo, inay. Opo. Maraming salamat po sa inyo dahil hindi nyo po ako pinabayaan. Anak, sige na. Hanggat meron pang pagkakataon. Opo, itay. Sa pag-alis ni Aladdin sa lugar na yon ng gabing yon, labis na nag-iyakan ang mag-asawa pero hindi nila pinakita sa bata. Nagpakatatag sila dahil kung magpapakita sila ng kahinaan, tiyak na yung bata din ay mas lalong maaapektuhan. Naglalakad si Aladdin sa gilid ng napakadilim na daan hanggang sa maya-maya pa biglang, "San ka pupunta? Hindi ba sinabi ko sa'yo, hinding-hindi mo kami matataasan?" Kalawit? Oo, ako si Kalawit. Nasaan ang nanay at tatay ko? Ang nanay mo, nandun nakakulong. Ang tatay mo, nandoon ginagawa naming alipin. Swerte pa yung nanay at tatay mo dahil hindi napagdesisyonan ni Datu Dakitam na ipakain sa amin. Pero kung tutusin, bata, laway na ako. Ha! Sa pagkakataon na ito, hindi na malalaman ni Datu Dakitam na kakainin na kita. Hindi ba, mga kasama? Sandali lang. Hindi yan ang ating usapan. Ang usapan natin, pag ang bata ay nakuha na natin, dadalhin natin kay Datu Dakitam. Huwag kang makialam. Wala rito si Datu Dakitam. Kaya't akin ang batang to. Akmang dadakmain na ni Kalawit ang batang si Aladdin nang bigla itong tumilapon. Narinig niya yung boses ni Adaba at ito ang ginamit na pagkakataon ng bata upang makalayo sa lugar.
Adaba! Ikaw nang bahala sa kanila! Wika ng batang si Aladdin. Hanggang sa marating niya yung karamihang bahay sa gabing yon. Saan kaya ako pupunta? Balot! Balot! Uy, may tao! Manong! Manong! Magkano po yung balot? Libre sa'yo, bata. Libre? Meron po kayong asin? Madami. Bakit? Pwede pong makabili ng 1 kilo? Ay, salbahing bata ito. Hindi ko ito pinamamili. Ho? Medyo hirap managalog ang lalaking yon dahil nga hindi naman sila purong Tagalog. Ganun pa man, nagbigay ng pera ang batang si Aladdin kapalit ng 1 dakot na asin. Naisip niya kasi na ito ay pwedeng gamiting pangontra, kila, kilawit at sa mga kasamahan niya. Pagsapit ng umaga, nagising na lang ang bata dahil nakatulog siya sa ilalim ng puno. Pakawari kasi ni Aladdin ay safe siya sa lugar na yon. Sa ilalim kasi ng malaking puno ay merong imbornal na agusan ng tubig. Pero sa pagkakataon na yon ay walang umaagos na tubig. Itay! Inay! Wika nung bata ng pagbangon niya. Kahit sino sa atin, mahihirapan sa ganong sitwasyon. Napakabata pa ni Aladdin para danasin ang mga ganon. Ganon pa man, kailangan na ipagpatuloy ang buhay. Tumayo si Aladdin mula sa pagkakahiga sa imbornal at naglakad-lakad. Nadaanan siya ng isang magsasaka. Nakita si Aladdin na parabang hindi pa kumakain. Uy bata, saan ka pupunta? Wika nung magsasaka. Bakit po? Halika, sumama ka sa akin. Ay, hindi po! Ayoko po! Sumama ka sa akin! Ayoko po! Sinabi nang... Tinakpan ang bunganga at mata ni Aladdin at binitbit siya ng magsasaka. Kasabay nun, yung pagkawala ng malay nung bata. Nagising na lamang ito. Naroroon na siya sa isang kubong hindi pamilyar sa kanya at merong tumatahol na aso, may manok na tumitilaok. Ang sarap naman ng hangin dito. Nasaan ba ako? Ano pangalan mo? Nandiyan po pala kayo. Ako po si Aladdin. Ako si Basilio. Bata, asensya ka na kung pinilit kitang kunin. Dahil nakita ko may sumusunod sa iyo, bata. Sino po yung mga yun tsaka araw na araw? Hindi sila basta mga tao. Ganun po ba? Oo. Bakit ba sinusundan ka ng mga aswang? Hindi ko po alam. Basta ang alam ko lang, naglalakad lang po ako mag-isa. Nang dahil sa pangyayaring yon ay nalaman ng mga tauhan ni Dato Dakitam na ang batang si Aladdin ay nasa pangangalaga ng isang magsasakang mag-aanting. Sino po ba kayo? Bakit po ganyan na lang kayo kabait sa akin? Bata, kaibigan ko si Adaba. Si Adaba? Ah, at siya ang nagsabi sa akin na kunin kita. Talaga po? Oo, oh, totoo yun. Kamusta ka na? Adaba! Ikaw pala! Oo naman. Katulad ng sinabi ko sa iyo, Aladdin, hinding-hindi kita pababayaan at kahit nasa malayo ka pa. Aladdin, ang nanay at tatay mo ay hindi namin nailigtas, pero merong good news. Dahil magpahanggang sa ngayon, buhay pa sila. At nakakausap ko sila sa pamamagitan ng aking isipan. Aladdin, umaasa sila na balang araw ay babalikan mo sila para iligtas. Aladdin, isang sakay pa ng barko at mararating mo na yung taong nararapat para magturo sa iyo. Pero sa ngayon, magtiyaga ka muna ng palipat-lipat. Kaibigan,
Salamat sa pagsagip sa aking binabantayan. Wala yun. Ayos lang sa akin yun. Sige na Aladdin, kumain ka na. Humigop ka ng napakasarap na sabaw. Sabaw? Ay, daga po ba ito? Oo. Sinampalukan daga. Yan ang mga exotic na mga pagkain dito. Baka exotic. Eh, ganun na ngayon. Sige na, at sabay-sabay tayong kumain. Hindi tumagal ang bata ng 2 araw sa lugar dahil nga alam ng mga tauhan ni Dato Dakitam na ang batang si Aladdin ay nasa pangangalaga ng isang magsasakang antingero. Isang gabi, ito na yung pinakahuling gabi ng bata sa lugar. Dahil ang lalaking magsasakang antingero ay merong nakalaban at isa rito si Kalawit. Kitang-kita ng bata kung paano hatawin ni Kalawit ang lalaking kumupkop sa kanya. Tinatamaan ito sa likuran at sa tiyan, pero nananatiling matibay ang katawan ng antingero at lumalaban siya ng tagaan. Yung mga kasama naman ni Kalawit ay tuwang-tuwa pa sa tuwing makakatama si Kalawit sa katawan ng antingero. Nagpapalakpakan ng mga ito at sinisigaw yung mga katagang, "Sige, patayin mo na." At nang mapansin ng antingero na mukhang nahihirapan na siya, sumigaw siya noon kay Aladdin na kailangan na niyang tumakas. "Adaba, nandito na naman sila." Wika nung bata at agad na nagpakita sa kanya si Adaba at kasama pa nito, yung kaibigan niyang duwende. "Halika, humawak ka sa amin! Dalian mo!" Wika ng duwende. Paghawak doon ni Aladdin, bigla siyang napunta sa ibang lugar na naman. "Nasaan na ba ako? Ay, ano yun?" Narinig ng bata yung napakalakas na pagbusina ng barko. Senyales na malapit na siya sa dagat. Dali-dali siyang nagtatakbo roon at hindi siya nagbayad dahil hindi naman siya nakita ng tagapagbantay. Sumakay siya sa pinakailalim ng barko at nakasama niya yung mga tinatawag na badyaw. Ang mga badyaw ay sa ilalim pwedeng maupo dahil sila ay mga walang bayad sa barko. Ang nangyari, nagmukhang badyaw tuloy noon ang batang si Aladdin. Hindi alam ni Aladdin kung saan ba tutungo ang barkong yon hanggang sa nang maramdaman niyang dumaong na ito sa kabila. Nagbukas yung pintuan, tapos lumabas na ang batang si Aladdin. "Anong lugar po ito? Adaba! Ano to?" Iyak nung bata. Konti na lang, mararating na niya yung lugar ni Paul dahil ang dinaungan ay Batangas. O mga kaibigan, Batangas po ang dinaungan. Habang naglalakad doon ang batang si Aladdin, hindi maiwasang madadanggil siya ng mga kargador na naglalakihan ng katawan. Pero yung isang nakadanggil sa kanya ay nagustuhan siya. "Ano ba naman yan bata? Ha? Hindi ko ba tumitingin sa dinadaanan mo?" "Pasensya na po kayo, kuya." "Pasipasensya? Teka, halika nga rito." Bakit po?" "Basta halika rito." Bakit po? Wala naman po akong kasalanan sa iyo." "Hindi naman sa ganon. Bata, ano tong suot mo? Saan to galing, ha?" Bigay po sa akin yan ng nanay at tatay ko." "Kayo talagang mga Bisaya. Pupunta kayo rito sa Luzon. Mga wala kayong..." Hindi na ituloy ng kargador ang nangkukutya kay Aladdin dahil pakawari niya ay uminit yung agimat na hawak nung bata. "Aray ko, ikaw na yata yung batang hinahanap ko." "Anong ibig mong sabihin?" "Maaga ako alis sa trabaho. Sumama ka sa akin, ha?" "Oh, saan po tayo pupunta?" "Eh, saan ka ba pupunta rito?" "Hindi ko nga po alam eh." "Eh, ganun naman pala. Kumain ka na ba?" "Hindi pa po." "Sige, halika, kumain dito."
Hale, pagbilan mo nga itong bata. Anong sayo, iho? Kahit ano po dyan, basta yung mabubusog ako. O sige, lugaw, maitlog, at meron ding paanang manok. Salamat po, Lola. Pagdating ng alas 3 ng hapon ay isinama na si Aladdin ng kargador. Akala niya ay sa bahay ng kargador pupunta pero hindi naman pala. Inabot na sila ng dilim habang naglalakad sa loob ng napakalawak na kagubatan at meron ding mga mangilan-ngilan na mga niyog. Kuyang Albert, saan po ba tayo pupunta? Basta sumama ka na lang. Okay? Dito mo mahahanap ang kasagutan. Nang marating nila yung isang kubo na wala man lang kailaw-ilaw, pero pakiramdam ng bata ay merong tao sa loob. Topo, Paul, paring Paul, nandito na yung batang inaantay mo. Ha? Inaantay? May nagbukas ng pinto. At dito niya nakita ang lalaking matikas. Oh, Albert. Halina, at gabi na. Kailangan mo nang mamahinga. Mga kaibigan, si Paul na po ang kausap noon ni Albert na kaharap ng batang si Aladdin. Si Paul ang kaibigan ni Canole na kasabayan niyang nag-aral ng lihim na karunungan. Sige Paul, makakalis ka na. Maraming salamat dito sa bata. Halika rito bata. Sino po ba kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ka maano. Sa wakas, nakarating ka rin sa akin. Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero sa tulong at gabay ni Adaba at ng Duwende, nakarating ka rin sa akin ng maayos. Kilala mo si Adaba? Oo naman. Kapanalig ko si Adaba. Ako yung taong tinutukoy niya na makututulong sa'yo. Akin na ang agimat mo. Hindi ho pwede. Bigay po sa akin to ng nanay at tatay ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ko yan aariin. Kukonsagrahin ko lang. Akin na. Nang ibigay ito ng batang si Aladdin kay Paul, pumasok siya sa kwarto tapos dinig na dinig ni Aladdin na parabang merong kausap doon si Paul. Makalipas ang 10 minuto, binalik na sa kanya ni Paul yung gamit. Ramdam na ramdam ni Aladdin na sobrang init noon at pakawari niya ay parabang may sumapi sa kanyang katawan. Aladdin, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Kailangan mo munang mamahinga. Katulad ng sinasabi sa iyo ni Adaba, ikaw ay nakatadhana. Pag-aaralin kita rito. Gagawin ko ang lahat para makatungtong ka sa eskwelahan. Pero syempre, mag-aaral ka rin sa akin sa larangan ng lihim na karunungan. Opo, sige po. Mukhang ito yata talaga yung nakatadhana sa akin. Maaaring ganoon. Aladdin, simula ngayon, kailangan susundin mo ang mga pinag-uutos ko. At ito kunin mo. Ano po ito? Yan ang una kong pamana sa'yo. Nagsimula na ang pag-aaral ni Aladdin ng lihim na karunungan. Tuwing umaga yon hanggang alas 12 ng tanghali. At pagkatapos noon, pumupunta sila sa lugar kung saan ba nagte-training sa pakikipagsuntukan etong si Paul. Pero ang kanyang pinagte-trainingan, ilalim ng puno na merong mga nakasabit na sako. Ang laman noon ay mga lupa. Ano pong gagawin ko rito? Kailangan matutunan mo kung paano ba bumira sa mga kalaban. Hindi yan ipa. Matigas yan. Kaya natin inuuna ang pag-aaral ng lihim na karunungan upang sumapi sa katawan mo ang kabal. Kabal? Oo, kabal. Ang kabal ay pampakunat ng balat. Sige, suntukin mo.
Anong pakiramdam? Nasaktan ba ang kamay mo? Hindi po. Magaling. Tumalab sa'yo yung mga tinuturo ko. Ganito bumira, ganito sumipa, at ganito umilag. Sa pagkakataon na yon ay mabilis na nalaman ng bata ang mga teknik sa pakikipaglaban. Ayon kasi kay Paul, hindi sapat sa isang albularyo ang marunong lang magtawas at makipaglaban sa kumbate espiritual. Kailangan din daw marunong kang makipaglaban ng personal. Dahil kasi kahit ayaw mo, darating at darating ang pagkakataon na susubukin ka ng panahon. Darating yung araw na bilang isang albularyo ay makikipaglaban ka ng harapan sa hamon ng mga kalaban. Isang gabi, patulog na sana si Paul at si Aladdin nang biglang, Aladdin! Aladdin! Kuya Paul, may tao? Alam ko, dito ka lang. Anong kailangan mo, aswang? Akala mo siguro, Aladdin, matatakasan mo ko. Ako ang kausapin mo. Sino ka ba? Ako si Kalawit. Ah, Kalawit ah. Hoy Kalawit, kung sino man ang nagsugo sa iyo rito, pues iparating mo sa kanya na nasa akin na ang batang si Aladdin. At magmula ngayon, hindi nyo na kaya pang kunin dito ang bata. Napakaraming pagkakataon para makuha nyo ang bata pero hindi nyo man lang ginawa. Nakarating sa akin ang bata ng buo at wala man lang kasugat-sugat sa katawan. Tinangka noon ni Kalawit na makipaglaban kay Paul. Pero una pa lang ay hindi na siya pinagbigyan. Agad siyang sinikmuraan ni Paul tapos sinakal at isinandal sa puno. Bitawan mo ko! Sinabi ko naman sa iyo, Kalawit, na hindi mo makukuha ang bata. Ang haba ng panahon na sinayang nyo, magsigsilayas na kayo rito. Binalibag noon ni Paul si Kalawit, kasabay noon ang paglipad nito. Kuya Paul, ano pong nangyari? Magpahanggan dito sa sarili kong lugar ay dinarayo ako ng mga aswang at ikaw ang kailangan nila. Sa bagay, hindi na bago sa akin ang mga ganyan. Sige na, matulog na tayo. Tatlong buwan nang lumipas, dito nasaksihan ni Aladdin yung isa sa napakataas na uri ng mangbabarang na nakalaban ni Paul. Gabi yon, umaambun-ambun pa. Rinig nila yung napakalakas na parabang hangin na babangga sa kanyang bahay. Nagtago tuloy ang batang si Aladdin sa ilalim ng kama. Akala niya'y malakas na hangin yon na dala ng ipo-ipo. Pero si Paul nung mga oras na yon ay nananatiling nakatayo ng matikas. Ano po yon? Hangin? Hindi yun hangin. Merong mangbabarang na dumarating. Naglalakad siya papunta rito sa ating kubo. Ang mangbabarang na yon ay pinalilibutan ng napakaraming pukyutan. Yon ang nadidinig mo, Aladdin. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas. Ako ang kailangan ng mangbabarang na yon. Unti-unti ay papalapit na ng papalapit yung sinasabing mangbabarang. Habang si Paul nung mga oras na yon ay meron nang inuusala. Nakita noon ni Aladdin sa unang pagkakataon sa likod niya yung isang kapre at isang tikbalang. Kung ano ang ikikilos noon ni Paul ay ganun din ang ikikilos ng mga tikbalang at kapre. Para bang iisa lang ang kanilang katawan. Lumabas ito ng bahay at sinabi yung mga katagang, sa aking pagkakaalam, wala akong kasalanan sa iyo. Ano ang atin? At bakit
nagpunta ka pa rito gabi na at umaambon pa. Alam mo bang natakot sa iyo ang batang mag-aaral ko? Dahil natalo ng ingay ng mga insektong yana ang pagbagsak ng ulan. Anong kailangan mo sa akin? Wala naman. Nais ko lang naman siya nang iparating sa iyo at ipakita ang buo kong puwersa. At para saan naman yon? Paul, binabalaan kita. Ako ang mangbabarang na nanggugulo sa iyong pasyente. Pasyente? Siguro naman ay hindi mo pa nakakalimutan si Tore. Oo. Bakit? Ano ngayon? Kung ipakita mo sa akin yung puwersa mo, hindi ako natatakot sa iyo. Binabalaan kita, Paul. Dahil sa nakikipagsagutan si Paul sa mangbabarang, ipinag-utos ng mangbabarang sa mga pukyutan na umaaligid sa kanya na ubusin ang mga dahon sa puno na malapit sa bahay ni Paul. Maniwala kayo o hindi, lahat ng mga dahon na dadaanan ng mga pukyutan na yon ay nalalagas at kinakain nila. Umusal noon si Paul ng pantaboy. Matapos niyang usalin ang mga yon, nag-alisan ang mga pukyutan. Tanda! Huwag mo na akong takutin. Hindi ako marunong matakot. Umalis ka na, pakiusap. Umalis ka na! Hindi pa rin umalis ang mangbabarang. Mabilis itong kumilos at biglang tinuhog si Paul nang hawak nitong bakal na parabang kahahango lang sa apoy. Tinamaan si Paul sa dibdib at tumagos ito. Anong ginawa mo sa akin? Katulad ng sinabi ko sa iyo, tigilan mo na. Ngayon, mamamatay ka na. Yon ang akala mo. Kitang-kita ng batang si Aladdin na yung kapre na nasa likuran ni Paul ay hinugot lang yung bakal na nagbabaga. Tapos, yun namang tikbalang ay agad na inasbaran yung matandang mangbabarang. Naggulong-gulong ang matanda sa lupa. Kasabay din noon ang pagsugod ni Paul. Tinadyakan niya ang matandang mangbabarang kaya uli ito tumilapon. Babalikan kita, Paul. Babalikan kita sa ibang pamamaraan. Pagpasok pa lamang ni Paul sa kanyang bahay ay nakaramdam siya na parabang sa loob ng katawan niya ay merong kumakagat at ang pinagtakahan noon ng bata wala na sa kanyang dibdib yung bakas ng bakal na nagbabaga. Parang may kumakagat sa akin. Ano pong nangyayari sa iyo, Paul? Kuya Paul! Diyan ka lang. Kayang-kaya ko ito. Maniwala kayo o hindi, yung mga palad ni Paul ay itinusok niya sa kanyang tiyan. Oo mga kaibigan, pumasok sa tiyan ni Paul yung sarili niyang kamao at parabang meron itong hinahanap sa loob. Maya-maya pa ay hinugot niya na yon at kitang-kita rin ng bata yung butas sa kanyang tiyan na bigla na lamang naghilom. At sa kamao ni Paul, hawak-hawak niya yung isang kakaibang bubuyog. Napakalaki nun kung ikukumpara natin ito sa mga normal na bubuyog na mga nakikita natin. Sa galit noon ni Paul, nagawa niyang lusakin ang bubuyog sa pamamagitan ng kanyang kamao at tumilapon pa noon sa mukha ng batang si Aladdin yung mga laman ng bubuyog. Akala mo siguro mambabarang. Akala mo siguro kakayanin mo ko. Kuya Paul, talaga bang totoo yung mga nakita ko? Totoo ang lahat ng iyon. Hindi ako basta tao. Ha? Pero huwag kang matakot sa akin. Paraan ko lang yun para hindi ako mamatay. Sa kanan po ba yan? Katulad ng lagi mong binabanggit? Oh, sa kanan pa rin ito. Bata,
kung makikilala mo lang ang aking kasabayan na si Nole. Mas marami siyang kayang gawin. Yung mga nakita mo sa akin ay kaya rin niyang gawin at higit pa roon. Talaga po? Oh. Pero aaminin ko sa iyo na isa ito sa malakas na nakalaban ko. Yung mangbabarang na yun, hindi siya basta tao. Para siyang demonyo kung tutuusin. Ganun pa man, hindi tayo pwedeng magpatalo ron dahil tayo ay inatangan ng responsibilidad habang nabubuhay pa. Ikaw rin, Aladdin, magiging ganun ka rin. Makalipas pa ang dalawang araw, merong nag-iimbita sa kanila sa pestahan. Ano pong gagawin natin sa piyesta? Manonood po ba tayo ng sarsuela? Pwede rin yun. Dahil sa bata ka pa mahilig ka sa ganon. Huwag ka mag-alala, pupuntahan ko lang ang aking mga panyero. At syempre, kakain muna tayo ng masarap na lechon. Lechon? Hindi ko pa po naranasang kumain ng ganon. Huwag ka mag-alala. Dito matitikman mo ang lahat ng masasarap. Tara na! Pagtungo roon ay inaantay na sila ni Poldo. O paring Poldo, kamusta? Mabuti naman at nakarating ka, Paul. Siyempre naman, basta imbitado ako, makakarating. Pero kung hindi, eh hindi ako pupunta dahil hindi naman makapal ang mukha ko. Mapansin ko lang, Paul. Anak mo ba ang batang to? Ah, hindi. Siya ay aking mag-aaral. Nagulat noon si Poldo sa sinabi ni Paul. Batang paslit, mag-aaral. Pero ayon kay Paul, hindi nila pwedeng maliitin ang batang yon. Dahil kahit nasabihin na batang paslit lang yon ay marami siyang kayang gawin. Sa kabilang bakuran, nadinig nilang parang may nag-aaway. Lumapit roon ang kaibigan ni Paul na si Poldo at tinanong kung anong nangyayari. Kaya lang hindi ito nagustuhan ng mga lalaki. Dahilan kung bakit hinagad nila si Poldo sa sarili niyang bakuran. Yung dalawang lalaking tumugis kay Poldo ay hinarang ni Paul. Sandali lang mga pare. Hindi ba kayo marunong mahiya? Nandito kayo sa bakuran ng kumpare kong si Poldo. Aba, dito niyo pa planong pumatay. Mga pare, kung ako sa inyo, bitawan niyo yung mga hawak niyo. Dahil pagsisisihan niyo, pagsinalakay niyo ko. Hindi naniniwala kay Paul yung dalawang lalaking may hawak na itak. Maniwala kayo o hindi, pinagtulungan ng dalawang yon na pagtatagain si Paul mula sa ulo, sa muka, sa leeg, sa balikat, sa baraso, sa tiyan at sa likod, basta buong katawan. Nang mapagod na ang dalawang lalaking lasing, nagulat sila dahil nakatayo pa rin ng matikas si Paul. Ano? Nagulat kayo, no? Akala nyo siguro nagbibiro ako. Akmang tatakbo yung dalawa nang damputin sila ni Paul mula sa kanilang mga batok. Tapos pinag-untog silang dalawa. Ano? Gusto nyo pang mabuhay, ha? Ha? Maya-maya pa, may lumalapit na isang lalaking matikas din. Sundali. Hayaan mo na sila. Ako nang bahala. Kakasuhan namin ang dalawang to. Wika ng lalaki na nagpakilalang pulis. Sa totoo lang, yung dalawang lalaking tumaga kay Paul kung tutuusin ay hindi na niya bubuhayin. Dahil sa alagad naman ng batas, yung nasa harapan niya na umako, pinabayaan niya na yon. Nang dahil dito nagpatuloy ang inuman. Bandang hapon, nag-aya ang batang si Aladdin papunta sa plaza dahil merong mapapanood. Napakadaming tao, hindi mahulog ang karayom kung tutuusin. Hawak-hawak ni Aladdin yung kamay ni Paul sa pagkakataon na yon, pero nang dahil sa tao ay nagkahiwalay sila
nagkagit-gitang kasi nang nagtutulakan dahil merong nag-aaway sa gawi roon. Pumunta ang bata sa lugar kung saan walang katao-tao. Alam niyang mararamdaman siya ni Paul habang siya ay naroroon. At sa lugar na kanyang kinatatayuan ay napakadilim. Maya-maya pa, hindi niya naramdaman na si Kalawit ay nasa likod niya. Huli ka! Nang akapin siya ni Kalawit mula sa likuran, sakto ang paghawak nito sa agimat na nakasabit sa bata. Nang dahil doon, napaso si Kalawit. Yung mga kasama niyang mga maiitim na tao ay bigla ring nagtakbuhan dahil papalapit na si Paul nung mga oras na yon. Bumalik kayo rito! Akala niyo siguro hindi ko kayo naramdaman. Ayos lang po ako, Kuya Paul. O, halika na. Nahawakan ka ba ni Kalawit? Opo, pero nadakman niya yung agimat ko. Napaso siya. Ah, ganun ba? Kailangan nating maglinis ng katawan. Pag-uwi nila, dumiretso sila sa isang batis kung saan halos araw-araw ay naglilinis ng espiritual na katauhan si Paul. Nang makalublob doon ang bata, pakawarin niya ay bumalik sa kanyang mga alaala yung mga nakaraan. Kaya't habang naroroon ang bata ay napapaiyak pa siya. Alam mo, Aladdin, ang batis na ito ay labis na makapangyarihan. Kung meron mang taong ulyanin, nalulublob dito, natitiyak ko na maaalala niya ang lahat ng kanyang nakaraan kahit nasabihin pa na nabagok na ng ilang beses ang ulo niya. Nay! Nay! Huwag kang mag-alala. Sa isang buwan, pupuntahan ko yung lugar mo at iiwang kita rito. Pababantayan kita sa aking mga gabay at titiyakin kong hindi makakapasok dito sila Kalawit. Iligtas mo po sila, Kuya Paul. Oo naman, gagawin ko yon para sa iyo aking mag-aaral. Sa ilang buwan na pagsasama ni Paul at ni Aladdin, pansin na pansin ni Paul yung husay ng bata. Napakatalas kasi ng memorya noon pagdating sa pag-aaral ng Latin, sa mga orasyon at sa pagsasambit ng mga buhay na salita, lalong-lalo na sa pagdedebosyon. Nang dumating na yung araw na sinasabi ni Paul na pupunta siya sa lugar ng bata, iniwan niya muna ito sa loob at ipinagbilin niya sa kanyang mga tagapagbantay na anuman ang mangyari na kung sakaling darating sila Kalawit o kung sino paman, protektahan nila ang bata dahil mahal na niya ang batang si Aladdin. Wala kasi siyang anak at itinuturing niya itong tunay na anak. Dalawang araw ang lumipas, narating na ni Paul yung lugar nila Aladdin. Kaya lang, napakadami ng pagbabago. Para bang hindi na ito yung lugar na dati niyang pinuntahan. Una niyang tinungo yung bahay ng ermitanyong si Adaba. Adaba, ako ito si Paul. Pwede bang lumabas ka muna riyan, Adaba? Walang sumasagot sa pagkakataon na yon. Lumapit siya sa bahay at sinilip niya yung kanyang ulo sa bintana. Nakita niyang yung bahay ay gulo-gulo at basa na yung loob. Animoy, inabandona ang bahay ng matandang si Adaba. Hindi na siya nagsayang ng oras at nag-akyat na siya papaytaas. Dito niya nakita yung bahay nila Aladdin. Lumapit siya roon at nakita niya ang mga pinangyarihan. Naiyak noon si Paul dahil sa mga nakita niya. Ganun pala kasaklap ang nangyari sa batang yun. Hindi bale, huwag kang mag-alala, aking mag-aaral. Kukunin ko ang nanay at tatay mo. Tatalikod na sana noon si Paul nang biglang, sino ka? Ha?
Adaba, ikaw ba yan? Hindi. Ang sabi ko, sino ka? Adaba, ako ito, si Paul. Hindi ba't ikaw ang nagpapunta sa bata sa akin? Baka nagkakamali ka, Ginoo. Ang tanong ko, sino ka? Ako nga si Paul, ang iyong kapanalig. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa lugar ni Dato Dakitama. Kukunin ko ang nanay at tatay ng batang aking mag-aaral. Nahihibang ka na ba, Paul? Hindi mo ba alam na ang lugar ni Dato Dakitam ay lubhang napakadelikado? Walang sino mang matapang na tao ang nagtatangkang pumasok doon, at kung meron man, hindi na sila makakalabas. Pwes ibahin mo ko, Adaba. Hindi nga ako si Adaba. Huwag kang makulit. Pero imposibleng hindi ikaw ang aking kapanalig. Kaboses na kaboses mo siya. Medyo mas matanda ka lang ng kaunti. Binabalaan kita. Huwag mo nang ituloy ang pinaplano mo. Mamamatay ka lang, iho. Bakit ba pinipigilan mo ko, ha? Eh hindi naman pala ikaw si Adaba. Eh ano bang pakialam mo sa buhay ko? Akmang aalis na noon si Paul nang bigla siyang batuhin ng matanda. Ikinagulat niya dahil yung bato na hinagis sa kanya ay kasing laki ng banyera. Buti na lang at nalihisan yun ni Paul. Ano bang problema mo, tanda? Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Huwag mo na akong subukin. Hindi ako magsasayang ng lakas sa'yo dahil importante ang pupuntahan ko. Bago ka makarating sa lugar ni Dato Dakitama, ako muna ang harapin mo. Sige, hinahamon kita. Talagang sinusubukan mo ko, tanda. Marami pang mga kahoy na mga nagtatabaan sa tabi ng matanda. Putol-putol na ang mga yon ng isang dipa. Walang kahirap-hirap nang binubuhat ng matandang yon ang mga kahoy at binabalibag kay Paul. Hindi siya makaporma sa pagkakataon na yon. At nung malapit na siyang tamaan, sinalo ito ng tikbalang at nung kapre, kaya't nahati yung gitna nun. Kasabay nito, yung pagdakma ng tikbalang sa naputol na kahoy at hinampas sa matanda. Biglang nawala ang matandang yon sa kanyang kinatatayuan. Nasaan ka na, tanda? Sinasayang mo oras ko. Sigaw pa noon ni Paul. Maya-maya pa, yung isa sa likuran ni Paul ay nadakma ng matandang yon, tapos binigte gamit lamang ang mga baging. Madali naman silang nakakawala dahil nga yung dalawang gabay ni Paul ay purong laking gubat. Naiinis na ako sa iyo, tanda. Naiinis na ako! Maya-maya pa, yung puno sa tabi niya ay biglang naputol. Muntik na silang madaganan. Mabuti na lang at nakaalis sila sa lugar. Maya-maya pa yung boses ng matanda ay bumubulahaw. Habulin mo ko rito kung talagang matapang ka. Inuubos mo talagang pasensya ko. Yung sigaw ng matanda ay parabang hindi nanggagaling sa ibaba. Pakawari niya ay nanggagaling ito sa taas. Sinundan na lang ni Paul yung mga tinig noon hanggang sa narating niya yung isang napakalaking bato. Yung bato na halos kasing taas ng dalawang palapag na bahay ngayon. Nakita niya ang matanda na naroroon nakaupo at nakatingin sa malayo. Hoy, hinahamon mo ko, di ba? Bakit hindi ka bumaba riyan? Bumaba ka na, tapusin na natin to. Mula sa taas na inuupuan ng matanda ay bigla itong tumalon sa harapan ni Paul. Agad niya itong inundayan ng bira sa mukha pero napigil yon ng tungkod ng matanda at sinabing, Ikaw naman, Paul, hindi ka na mabiro. Ako ito si Adaba.
sinusubukan lang kita kung talaga bang malakas ka pa rin magpa hanggang sa ngayon. Kasi kung nakita kong malaki na ang paghihina mo nang dahil sa katandaan, eh hindi kita maaring payagan. Pasensya ka na po, lo. Adaba, ikaw talagang matanda ka. Napakahilig mong magbiro. Kamusta ka na ba? Eto, maayos naman. Halika, pasok tayo sa bahay ko. Ha? Bahay? Nasaan ang bahay mo? Ikinagulat ni Paul dahil yung malaking bato pala ang bahay ng matanda. Yung pintuan niya ay gawa sa bato. Itinutulak lang yon ng matanda tapos ibinabalik. Pagpasok nila sa loob ay napakaganda. Anong klaseng bahay to? Ibang klase. Paano nyo nagawa to? Adaba? Ikaw naman, Paul. Nagtaka ka pa. Alam mo namang ermitanyo ang kaharap mo. Oo nga. Yung mga kasama mo, papasukin mo rito. Ah, hindi sila pwede rito. Bato ito eh. Doon na lang sila sa mga puno. Ah, sige. Ano bang pinunta mo rito, Paul? Naawa kasi ako sa bata. Gusto ko siyang tulungan na makasama yung kanyang nanay at tatay. Dahil ayon sa bata, magpahanggang ngayon buhay pa ang kanyang nanay at tatay. O tama, buhay pa nga sila. Yung tatay inaalipin habang yung nanay ay nakakulong at ginagawang parausan ng mga naroroon at gusto nilang anakan. Mabuti na lang dahil hindi na pwedeng magbuntis ang nanay ni Aladdin. Sana'y huwag dumating ang araw na mainis si Dato Dakitam. Eh kasi pag nainis yun, tiyak na ipapapatay niya ang nanay ni Aladdin. Nakoy, sana'y hindi naman. Halika, kumain muna tayo. Pagkatapos niyan, mag-inom tayo ng tuba. At meron akong nahingi. Alam mo, bago makarating sa iyo ang bata ay napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Pero mabuti na lang at merong mga taong kumukupkop sa kanya. Pinag-adya talaga ng panahon na ang batang yon ay mapunta sa iyo. Katulad ng ipinangako ko sa iyo, Paul. Yung medalyon na ibinigay mo sa akin ay sinadya kong ipakita sa tatay niya nang sa ganon makuha ito ng tatay at ipamana sa bata. Magaling, Adaba. Natupad nga ang pangako mo. O naman, at alam mo naman na hindi ko gagawin yon kung sa tingin ko yung bata ay hindi karapat-dapat. Naawa ako sa bata. Halos araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Lagi ko siyang nakikitang malungkot. Kaya nga nagdesisyon ako. Napuntahan na rito yung magulang ng bata. Alam mo, naisip kong humingi ng tulong kay Nole. Kaya lang eh, mukhang kakayanin ko naman ang laban na ito. Sino naman si Nole? Si Nole ang kasabayan ko sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Eh, bakit hindi mo sinama? Eh, sa palagay ko dahil kayang-kaya ko na yung Dato Dakitam na yan. At yung kalawit na yon, namumuro na sa akin ang aswang na yon. Hindi biro si Dato Dakitam. Kaya kung ako sa iyo, Paul, kung sino man yung binabanggit mong Nole, pues tawagin mo na ang kanyang presensya. Dahil natitiyak ko sa iyong kakailanganin niya ang tulong. Ako ba? Oo, kakailanganin mo. Hindi na, kaya ko pa yon. Isang araw ang lumipas, lumabas na sila sa kanilang lungga. Ayon kay Adaba, magmamasid lang siya sa paligid. At kung maaari ay huwag mo nang makikipaglaban noon si Paul. Pabayaan niya ang mga nilalang nahaharang sa kanya at pagtuunan niya ng pansin yung pupuntahan niya. At nang tahakin na ni Paul yung papunta sa lugar ni Dato Dakitam, dito niya napatunayan na talagang napakaraming iba't ibang klase ng nilalang ang madaraanan niya. Yung lugar kasi ni Dato Dakitam ay nasa likuran ng napakalaking bundok.
ibig sabihin nun, tatawirin niya pa yung mataas na bundok. Halos aabutin siya ng 2 araw 2 gabi sa paglalakad. Hindi ako natatakot kung sino man ang nakatingin sa akin. Sige, atakihin niyo ko kung gusto niyo. Wala akong pakialam, kayang-kaya ko kayong lahat. Habang sinasabi yun ni Paul, yung kanyang mga gabay ay nasa likod. Katulad ng nakita ng batang si Aladdin, kung anuman ang paggalaw ni Paul ay ganun din ang galaw ng mga ito. Maya-maya pa, nakasalubong siya ng isang normal na tao. Taong-tao ang itsura nun. Pero ang napansin ni Paul, yung noon nito ay merong nakaukit na parabang simbolo o logo ng mga taong masasama. Sino ka? Paraanin mo ko, pare. Hindi ako nagpunta rito para labanan ka. Sa'yo ba ang lugar na ito? Hindi kumikibo ang lalaking yon, bagkos bigla itong nawala sa harapan niya tapos ikinagulat ni Paul dahil siya ay nasikmuraan. Napaluhod tuloy siya. Ginagala niya ang kanyang mga mata kung nasaan na ba ang lalaking yon, hanggang sa merong tumapak sa likuran niya, dahilan kung bakit napadapa siya sa lupa. Kung sino ka man, katulad ng sinasabi ko, hindi ako nagpunta rito para labanan ka. Pawalan mo ako, pakiusap. Meron akong importanteng lakad. Anong ginagawa mo sa lugar ko? Di mo ba alam na lahat ng papasok dito ay dapat na nagpapaalam muna sa akin? Wala kang silbi. Wala kang galang. Hindi ka marunong magpaalam. Kung sino ka man, humihingi ako ng kapatawaran. Hindi ko naman alam eh kung sino ba nagmamayari sa lugar na ito. Katulad doon na daanan ko bungis-ngis. Doon naman, basta marami sila. Ibinangon si Paul ng lalaki. Patawarin mo ko, kaibigan. Bagamat nagambala kita sa sarili mong lugar, patawarin mo ko. Saan ka ba pupunta, pare? Ha? Alam mo bang galit ako sa mga katulad mong dumaraan dito nang wala man lang paalam, kaya halos lahat ng mga nilalang na nakatira dito ay iniiwasan ako. Pare, ako si Paul. Hindi ako taga rito. Pupunta ako sa likod ng malaking bundok na ito at kukunin ko ang nanay ng batang si Aladdin. Buhay pa sila magpahanggang sa ngayon. Kawawa naman ang bata. Ang tinutukoy noon ni Paul, yung lugar ni Datu Dakitam. At nang malaman yon ng lalaki, pinakawalan na siya. Maging ang lalaking yon ay parabang natatakot nang malaman na si Datu Dakitam ang kanyang sasadyain. Anong problema ng taong yon? Nalaman niyang si Datu Dakitam ang pupuntahan ko. Nagalit na. Patawa. Nagpatuloy sa paglalakad noon si Paula. Narating niya yung pinakataas ng bundok pero anong petsa na? Natanaw niya yung napakalawak pa na mga karugtong ng kabundukan. Nasaan kaya rito yun? Por Diyos por Santo. Paano ko hahanapin yung kuta ng Datu Dakitam na yan? Maya-maya pa, si Adaba ay nasa likod niya. Tapos ang duwende ay nasa kanyang balikat. Siya ba yun? Siya nga. Apol, kamusta? Eto, muntik na akong mapalaban dun sa lalaking yun. Pasalamat siya't hindi ko siya pinatulan. Dahil kung pinatulan ko siya, patay siya sa akin. Kaibigang duwende, pwede bang puntahan mo na lang si Aladdin? At nang malaman natin kung ano na ba ang sitwasyon doon ng bata. Sige, Paul. Pupuntahan ko siya. Minuto lang ang pagitan at narating na ng duwende yung kinahihigan ng batang si Aladdin. Inabutan niya si Aladdin
na lumuluha nung mga oras na yon. Buhay pa sana ang nanay ko at tatay ko. Kibigan! Kibigan, duwende? Nandito ka ba? Nasaan ka? Nandito ako, kibigan! Pagbangon ni Aladdin, kasabay dito yung napakalakas ng sigaw ng lalaki sa labas. Wala ang tagapagtanggol mo, Aladdin. Oras mo na. Si Kalawit! Nandyan si Kalawit! Tumayo ang batang si Aladdin sa kanyang pagkakahiga at nagpunas ng luha. Kinuha niya yung itak na iniwan ni Paul. Kalawit, hindi ako natatakot sa iyo kahit na wala rito si Paul. Halika! Tignan natin ngayon ang yabang mo. Hindi na ako yung dating Aladdin na tinatakot-takot mo lang. Ganun ba? Ano pa inaantay niyo mga kasama? Kunin na at pagparte-partehan ng katawan na akin yung ulo at laman loob. Ano pa? Kilos na! Lahat ng mga maiitim na tao na lumalapit sa kanya ay pinagtatatagan niya sa paa at sa dibdib. Kapag tinamaan ito ng kalawangin na itak ay bigla silang naglalaho. Anong nangyayari? Ah! Ikaw talagang bata ka! Mayabang ka na ngayon ah. Hindi ako mayabang Kalawit. Sadyang meron na lang din akong kalakasan na ipinamana sa akin ng maestro ko na si Paul. Hinahamon kita. Hinahamon kita. Biglang nagbago ang katawan noon ni Kalawit. Nakakatakot na ito kung tutuusin. Pero ang ginawa ng kaibigan niyang Duwende ay pumasok sa kanyang katawan. Anong nangyayari sa akin? Wika ng bata. Hindi niya namalayan na sumugod na pala si Kalawit. Agad siyang tinuhog nito ng mga nagtutulisan niyang kuko sa kanyang dibdib. Pero hindi yun tumalab. Anong nangyari? Imposible! Wika ni Kalawit, kasabay noon ang pagsuntok sa mukha niya ni Aladdin. Tumilapon tuloy si Kalawit sa mga nakatumpok na kahoy na panggatong. Dali-daling tumakbo roon si Aladdin at agad siyang pinagsisipa sa ulo. At ang pinakahuli, hinawakan niya ang ulo ni Kalawit at isinangkalan na. Alam mo ba Kalawit, na yung sangkalan na ito, dito ako nagsisibak ng mga naglalakihang kahoy. Pero sa pagkakataon na ito, ikaw ang sisibakin ko. Nagmamakaawa noon si Kalawit. Huwag daw siyang papatayin at kaya lang naman daw siya madalas doon dahil sa utos ni Datu Dakitam. Kaya tang ginawa na lang noon ng bata ng dahil sa awa, sinaksak niya ng dalawang beses ang tiyan ni Kalawit. Labas ang kanyang laman loob nung mga oras na yon at sinabi ng bata na umalis na siya dahil tutuluyan siya. Lumayas tuloy noon si Kalawit na nakalitaw ang laman loob at tumatagas pa ang sariling dugo. Medyo malayo pa ba? Malapit na! Teka, si Kalawit yun ah! Nako, kung hindi ako nagkakamali, galing yun. Kaya na din. Pero hindi bale, naroroon ang kaibigan niyang Duwende. Hindi siya pababayaan noon. Dalayan natin. Parang may tama yata si Kalawit. Mukhang lumaban yata si Aladdin. Eh malamang. Buti nga sa kanya. Hindi niya kaya si Aladdin. Marami na siyang kaalaman na nanggaling pa sa akin. Makalipas ang 10 oras ng paglalakad, heto na yung pinaka-boundary na pag-aari ni Datu Dakitam. Una ay nakita nilang parang may tagapagbantay pa sa bawat pagitan ng lupa. Humawak ka sa akin, Paul, para hindi tayo makita ng mga yan. Itinatago ko ang aking sarili at nagpapakawala ako ng sabulag para maayos akong nakakapasok sa lugar. Yon ang dahilan kung bakit alam kong buhay pa
ang nanay at tatay ni Aladdin. Ah, sige, lampasan natin yung mga pangit na yan. Maya-maya pa, habang nakahawak si Paul sa kamay ng matandang si Adaba, nasalubong nila si Dato Dakitam. Dahilan kung bakit nakita sila ng maraming mga naroroon. Siya na ba si Dato Dakitam? Siya na nga. Ibig sabihin na nakita niya tayo. Nakita niya tayo dahil dinurog niya ang aking sabulag. Matagal ko nang inaantay kung sino ba yung matapang na nararamdaman kong papasok dito sa aking kuta. Ikaw ba yon, Dayuhan? At ikaw naman, Nadaba. Talagang wala kang kasawa-sawa. Akala mo ba'y hindi ko alam na pumapasok ka sa aking kuta? Oo, nakapagpapakawala ka ng sabulag. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi kita nakikita, Daba. Dato Dakitam, ito na ang tamang pagkakataon. Matanda na ako, hindi na importante sa akin ang buhay ko. Ilabas mo ang nanay at tatay ni Aladdin. Ilabas mo! Maglaban tayo. Dalawa kami. Mag-isa ka lang. Nagpapatawa ka ba, Adaba? Tignan mo. Tignan mo ang paligid. Paglinga nila sa paligid ay mga naglalapitan na ang mga tauhan ni Dato Dakitam. At ang pumukaw pa sa pansin nilang dalawa, yung matandang hukluban. Meron kasi itong hawak na parabang kahoy na itim. Sa dulo noon ay merong kalawit. Tapos sa likod niya na kuba ay merong nakasabit na dalawang bungo ng tao. Anong klaseng nilalang yon, Adaba? Mag-iingat ka sa hukluban na yon. Kung maaari, doblehin mo ang proteksyon sa'yo. Naniniwala ako na hindi pa man nagsisimula ang laban, kumikilos na ang hukluban na yon. Iingatan mo siya. Oo. At ano pang pinagbubulungan nyo? Ako si Dato Dakitam, ang nirerespeto, ginagalang sa lugar na ito. Umanda kayo sa akin. Pinagtulong-tulungan si Paul at si Adaba nang napakaraming aswang. Bukod tanging ang matandang hukluban at si Dato Dakitam lang ang hindi sumugod sa kanila. Ganun pa man, walang epekto sa kanila ang pang-aatake ng mga aswang. Maya-maya pa, tumilapon ang mga ito. Naanimoy, merong tumitira sa kanila ng palihim. Nagkatinginan na lang yung dalawa dahil hindi naman sila ang may gawa noon. Sinong gumawa noon? Ha? Ewan ko. Hindi nagtagal, si Kalawit ay lumalapit kay Dato Dakitam. Dato Dakitam, tignan mo ko. Tignan mo yung tiyan ko. At anong nangyayari sa'yo, Kalawit? Masyado ka kasing makulit. Bira ka ng bira, hindi ka nag-iisip. Napalaban ako sa bata. Malakas na ang batang yon. Sige, labanan mo ang dalawang to. Pero Dato, paano ko? Pag sinabi ko gawin mo, naintindihan mo, ha, Kalawit? Opo. Kayong dalawa, mamamatay na kayo. Bago pa makadating noon si Kalawit sa dalawa, tinamaan siya ng nagliliyab na sibat. Yung liyab na kakaiba, tapos may dalang matinding liwanag. Sa harapan mismo ni Dato Dakitam ay biglang nalusaw si Kalawit. Naging isa na lang siyang abo, kasabay noon ang pag-ihip ng hangin. Parang alam ko kung kanino nang galing yon. Nasaan yon? Sino ba yan? Hindi ko kumpirmado, pero isa lang ang taong pwede kong paghinalaan na pwedeng gumawa noon. Muling sumugod na naman ang mga aswang. Pero sa pagkakataon na yon, sa pamamagitan ng tigitigisang tira ng aswang sa kanilang sikmura,
ay tumilapo ng dalawa at hindi basta makabangon. Parehas silang nagsusuka ng tinta na kulay itim. Anong nangyayari? No, nilalason tayo ng hukluban. Ang pakawari ng dalawa ay parabang hindi na nila kaya pang bumangon. Maya-maya pa, ang matandang hukluban ay humahakbang. Kasama sa kanyang paghakbang, yung tungkod niya na ayaw niyang bitawan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng dalawang bungo na nakasabit sa aking likuran? Eto lang naman, ang mga matataas na uri ng albularyong nagtapang-tapangan na pumasok dito sa amin. Ngayon, hindi na sila dalawa dahil magiging apat na sila. Wag! Hindi ka na makakawala rito, Adaba. Ermitanyong pakialamero. At ikaw naman kung sino ka man, isang nagpapanggap na malakas na tao na kayang kunin ang nanay at tatay ng batang si Aladdin. Lola, matandang hukluban. Huwag ako. Maawa ka sa akin. Ang matandang yun ay naglabas ng napakatalim na kalawit mula sa kanyang damit na guskusin. Hinawakan niya yung ulo ni Paul. Huwag! Diyos ko po, hindi ko pa katapusan. Napansin noon ni Paul na yung mga gabay niya ay biglang nawala. Wala nang sumasarangga sa mga pang-aatake sa kanya. Hindi niya alam kung saan ba napunta ang mga yon. At nung akmang titigpasin na ng matandang yon ang ulo ni Paul, biglang nakadinig siya ng kabayo. Yung ungol na kabayo na parabang tumatakbo ng mabilis. Tapos merong taong nakasakay doon na merong hawak na lubid at agad na binigte ang matandang hukluban at hinatak papalayo. Sino ba yon? Wika pa noon ni Paul dahil hindi niya makita yung taong nakasakay sa kanyang gabay na tikbalang. Maging si Dato Dakitam ay nahihiwagaan kung sino ba ang nakikialam. Habulin niyo! Patayin niyo yung nakasakay sa kabayo! Sigaw ni Dato Dakitam at agad naman itong sinunod ng kanyang mga tauhan. Ni maski isa sa mga tauhan niyang tumugis sa kabayo ay wala nang nakabalik. Imposible! Galit na si Dato Dakitam nung mga oras na yon. Tuluyan na itong nagbago ng anyo. Nakakatakot. Kung titignan mo siya ay para siyang malademonyo ang itsura. Yung buong katawan niya ay puno ng tulis-tulis na kulay itim na mga buto. Katapusan nyo ng dalawa. Kung hindi man kayo napatay ng aking matandang hukluban, pues ako ang papatay sa inyo. Napaatras yung dalawa. Maya-maya pa, si Dato Dakitam naman ang nakalawit ng matabang lubid at hinatak ng kabayo. Dahil na rin sa bigat ni Dato Dakitam ay hindi nahatak ng kabayo bagkos, yung kabayo ay tumilapon. Dito nakita ni Adaba at ni Paul na si Kanoli pala ang nakaupo sa kabayo kanina. Ginulat mo naman ako, Noli. At paano ka naman napunta rito? At sinong nagsabi sa iyo? Sabi ko na nga ba eh. Anong nakakatawa, Daba? Nang banggitin mo sa akin ng unang pagkikita natin niyang sinole, tinawag ko na siya kahit na hindi ko pa siya kilala. Dahil sa kapanalig siya, alam kong pupuntahan niya tayo at nararamdaman niya ang sitwasyon natin.
Kamusta ka na, Paul? Tagal nating hindi nakita. Oo nga. Kailan ba tayo huling nagkita? Ang pinakahuli, nung pinadalan mo ako ng sulat. Yun yata yun eh, basta hindi ko na rin matandaan. Oh, ba't kayo naka ano dyan? Nagsusuka kayo ng tinta, oh, lulunin nyo ito. Dahon na sariwa ang pinalunon sa kanya at sa matanda. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa normal. Pinainom pa sila ng napakalamig na tubig na nanggaling lang sa batis. Tara, dalian nyo, mag-inuman na tayo. Pang-aasar pa ni Kanole. Maya-maya pa ay bumangon si Dato Dakitam at agad niyang nahawakan ang katawan ni Kanole at agad na ibinangga sa tulis-tulis na katawan ni Dato Dakitam. Tumagos yun sa dibdib, sa tiyan, hanggang sa ibaba. Wika ni Kanole. Tumagos man sa katawan niya yung mga tulis-tulis sa katawan ni Dato Dakitam, pero ni maski isang patak na dugo ay walang lumalabas sa kanyang katawan. Ikaw naman kasi, puro kabiro, nahuli ka tuloy ni Dakitam. Huwag ka mag-alala, nahuli ko na ang kakayanan ng kaibigan mo, hindi siya mamamatay. Magsisilbing pataba ka ng aking katawan. Yung mismong tumusok sa katawan ni Kanole ay unti-unting lumulubog. Senyales na mukhang kakainin ng katawan ni Dato Dakitam ang katawan ni Kanole. Hindi naman pumayag noon si Paul. Ginamit niya ang buo niyang puwersa upang hatakin si Kanole at pinipigilan naman ni Adaba yung kamay at mga paa ni Dato Dakitam upang hindi ito makakilos. Hindi nyo mahahatak sa akin ang kasama nyo. Mamamatay na siya. Tulala na lang noon si Kanole habang pinababayaan niyang unti-unti nang lumulubog ang katawan niya sa loob ng katawan ni Dato Dakitam. Habang si Paul naman ay pilit na hinahatak yung katawan ni Kanole pero hindi yon matinag-tinag. Ang matandang Adaba tumilapon sa pagkakataon na yon, pati na rin si Paul. Wala tayong nagawa. Nole, kaibigan! Lumaban ka! Lumaban ka! Sigaw ni Paul. Wala na siyang ilalaban pa. Dahil ang kanyang lakas ay nahigop ko na. Tanggapin nyo na ang kasama nyong Pakelamero ay ang unang pakikinabangan ng aking katawan. Tuluyan nang nailubog si Kanole sa napakalaking katawan ni Dato Dakitam. At kayong dalawa, katapusan nyo na rin, magdasal na kayo. Tawagin nyo ang lahat ng santo na sinasambit sa simbahan. Tatakbo na sana ang dalawa dahil wala na silang pagpipilian. Kung sakaling matutulad sila sa nangyari kay Kanole, tiyak na wala rin silang magagawa. Alam ni Paul na dihamak ang lakas ni Kanole pero wala siyang nagawa sa pagkakataon na yon. Habang pinagmamasdan na lang niya ang katawan ni Kanole na nilubog, umiiyak na noon si Paul at bumalik sa kanyang mga alaala yung mga pinagsamahan niya nung panahong nag-aaral pa lang sila ng lihim na karunungan. Nang medyo malayo na yung dalawa, nakita nilang sa harapan nila ay biglang merong lumilipad. Yung lipad na napakabilis tapos merong dalang liwanag. Sinundan nila ito ng tingin at tumama sa katawan ni Dato Dakitam. Napasigaw na lang siya ng malakas at ang naisip ng dalawa ay magiging abo ang katawan ni Dato Dakitam at magiging abo rin ang katawan ni Kanole.
Lumapit sila roon habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkalusaw ng katawan ni Dato Dakitam. Umihip na naman ang hangin. Sa pag-ihip noon ay unti-unti na tinangay ang abo, pero nagulat sila dahil pag-alis ng abo ay nakatayo si Kanole at hawak-hawak nito yung sibat ng kalangitan. Nole? Nole! Ikaw talaga! Masyado mo kaming pinakaba! Kalain mo yun? Nakita ko yung pag-iyak mo, Paul. Napatunayan ko, mahal mo pala ako. Kinabahan kami sa iyo, kaibigan. Akala namin talagang natalo ka na. Hindi ho, Adaba. Sinadya kong magpakain dahil alam ko na kapag nakain ako nung Dato na yun, hindi na siya makakilos. Kahit na nandun ako sa loob ng katawan niya ay kaya kong huminga dahil isa sa aking mga gabay ay nasa loob ng aking katawan. At nung tuluyan na akong mapasok sa loob ng katawan ni Dato Dakitam, dito ko tinawag ang aking sibat. Sinadya kong magpatama at nang sa ganun, mabilis na matapos ang laban. Iba ka talaga, Nole! Iba ka talaga! Ang hanga ko sa'yo, alam mo talagang napaiyak ako eh. Akala ko kung napano ka na. Hindi yung mga katulad ni Dato Dakitam ang pwedeng pumatay sa akin, Paul. Tandaan mo yan. Wala na mga tao rito. Lahat sila ay mga nagsigsimatayan na. Hindi magtatagal, kukunin na sila ng tagapagsundo. Yun ang tagakain ng mga aswang na namatay. Tagasundo? Oo. Totoo ang sinasabi ko, Paul. Ano pang ginagawa natin? Umalis na tayo sa baryo na ito. Bago sila umalis ay sinunog muna nila ang lahat ng kabahayan para wala nang matira. Ang ermitanyong si Adaba ay iniwan nila sa bahay niyang bato at nangako ito na balang araw ay dadayo siya sa lugar ni Kanole at Paul. Makalipas ng dalawang araw ay narating na nila yung bahay ni Paul sa kanyang probinsya. Inabutan nila ang batang si Aladdin na kasalukuyang nagluluto. Anak? Tay? Nay? Nag-akapan sila, mga kaibigan. Oo, baka akala nyo'y hindi kinuha nila Kanole at ni Paul ang nanay at tatay. Kinuha rin po nila kasabay noon ang pagpapakawala sa iba pang mga bihag. Nag-iyakan, nag-akapan ang mag-iina at mag-aama. Dahil sa tagal ng panahon na lumipas, ngayon lang sila nagkita-kita. Tuwang-tuwa noon ang nanay at tatay dahil malaki na ang pinagbago ng anak nilang si Aladdin. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating kwento. Update lang din po sa batang si Aladdin. Siya po ay isang napakagaling na manggagamot sa panahon na ito. Maraming maraming salamat po sa tumutok sa dalawang oras na kwento natin. Sana ay nag-enjoy po kayo at sana walang nag-i-skip ng ads para na rin po makatulong sa akin at sa ating kaibigan na si Kanole. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi.